Kaya natin to, kami nga kinaya namin kayo pa kaya. Kung nalagpasan namin, kaya nyo ring lagpasan yun. So hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. So in today's video, i-share ko na sa inyo kung ano yung pinaka GERD pre-story namin. Yung GERD namin is hindi na laging umaatake like before. So, yung mga shoutout mamaya na lang. So, manood kayo hanggang dulo, ah. Huwag kayo madaya. After, may chichika lang ako sa inyo. And, masaya talaga. Kasi after 4 years na paggawa ko ng video sa YouTube, finally, na-monetize na ako. Woo! So, pagka, no, malay nyo, meron na rin kaming pag-giveaway, o, di ba? Bago ko i-share yung kwento namin na GERD pre na kami, is i-share ko muna sa inyo yung mga nararanasan namin before nung may GERD pa kami. Which is, talagang alam namin kung gaano kahirap yung maranasan yung ganyang sitwasyon, lalo na ngayong pandemic. Yun sa amin kasi is nag-start pa, si Maki kasi nag-start pa siya is December niya na nag-start na ramdaman yung mga senyales. And ako, medyo matagal na eh. Puro hyperacidity lang kasi ako dati. Pero lumalala na siya na habang tumatagal. So yung mga naranasan namin noon is yun nga yung pakiramdam mo. Bloated ka, tapos sinisikmura ka palagi. And si Maki, medyo maano yung ano niya. Kumbaga, yung naranasan niya, medyo matindi. Kasi yung una niyang naramdaman nun is lagi lang sumasakit yung likod niya. Tapos, malakas siya mag-coffee dati. Halos 3 to 4 times a day yan mag-coffee dati. Addict sa kape. akala namin dati is meron siyang komplikasyon sa puso or mataas yung dugo, ganun. Kasi nga, may mga lahi silang high blood. Kumbaga, yun, naramdaman niya minsan, namamanhid yung dibdib niya. Tapos, nagpapalpitate siya, yun, yung madalas niya maramdaman dati. Tapos, nasakit yung sikmura niya. Pero yung sa sikmura, hindi naman niya masyado nararamdaman kasi malaki yung chan niya dati, mataba, medyo may katabaan siya dati. So, parang inisip namin, dahil nga siguro sa katawan niya nun, mataba siya nun, baka may high blood siya o kaya may something ano dahil sa dugo. Pero nung nag-start na ng December na napapansin nga namin na parang iba na yung pakiramdam niya palagi, madalas na siyang magkasakit, tapos lagi niya na iniinda yung likod niya. Tapos pag ano, nararamdaman niya na parang feeling niya daw may lagnat siya, yun na pala yung sign noon na ano na pala yun, sa sikmura na pala nang gagaling. Akala natin kasi, di ba, sa dugo yun, sa mga ano, hindi natin napapansin yun na pala yung pinaka early sign ng paglala nung ano natin sa sikmura, pagtaas ng acid. Ayun, yung early signs na sa kanya is yung sinasabi niya sa akin before na para daw merong bumubula dun sa sikmura niya, yung parang may pumipintig. Kasi ako nararamdaman ko yun ngayon, kasi buntis ako, nararamdaman ko yun. Parang may tumitibok-tibok. Kala mo puso. Nisip ko kayo, puso ko lumipat ba sa sikmura ko? Ganun. Tapos, yun, parang may nararamdaman daw siya na parang mumubula. Plup! Plup! Parang ganon. May naririnig daw siyang ganon. Siyempre, hindi niya pinansin yung kasi nga, akala nga natin is normal yung pag ganon, di ba? Siyempre, pag kumain tayo, tapos mga ilang oras, iniisip natin, natutunaw na yung kinakain natin, is hindi pala ganon. And, so, yun, doon na sumunod na sign niya is, yung, di ba, karamihan sa may GERD ngayon is nararamdaman nyo parang may plema sa lalamunan. Parang may sore throat. Yan, usong-uso yan. Hindi yan nawawala pag may GERD ka. So, yung sa kanya kasi, hindi niya pinansin. Kasi nga, parang pag may gano'n naman siya, hindi niya naman masyadong iniintindi. Which is, nilagnat siya noong time na yon. Tapos, nagpa-check up kami. Tapos, naresetahan siya ng gamot. Kasi sinabi na nga rin niya na parang medyo may pagka-weird yung feeling ng sikmura niya. Tapos yun sa lalamunan niya na maga talaga. Ano lang yun eh, ginamot lang namin ng mga gamot sa, bukod sa sikmura, ginamot lang namin yung mga gamot sa sore throat, yung mga ganun. Siyempre, akala nga namin, yung pamamaga ng lalamunan niya dahil lang, siyempre, umiinom tayo ng malamig, kumakain tayo ng mga ano, which is, sign na pala yun ng GERD hanggang sa yun na nawala naman, gumaling naman siya.
Pero nung mga, siguro, nagpahinga lang ng ilang ano, nung bumalik na, ayun na, mas malala pa pala yung, ano, parang kumbaga sa ano eh, bagyo, nagsabay-sabay na sila. Kasi parang na-trigger na kasi kumakain pa kami ng mga bawal, maanghang, mga gata, yung mamantika. Kasi nga, syempre, nagtitipid ka. Madalas prito-prito, minsan yung mga lutong ulam lang, ganyan. Syempre, kung ano lang yung available na tinda sa tindahan, yun lang yung binibili natin. So, wala tayong choice. So, nung ano, hindi namin in-expect nung starting nung December is lumala talaga yung sitwasyon niya na nakita ko talaga na hindi na yung normal na ano. Tapos nagkaroon na rin siya ng panic attack. Yun. Marami sa may mga GERD ngayon yung nagkakaroon ng panic attack. Is, nag-search si Maki, meron daw siyang nakita is dalawang klase. Meron siya yung panic attack sa umaga, tapos yung panic attack sa gabi. So, yung sa umaga, yun yung mga ginagawa natin na, kumbaga, base sa emosyon natin, kaya siya nagtitrigger. Kunyari, nakakapanood tayo ng, kinakatakutan natin, yung nakakapanood tayo ng mga balita na hindi maganda. Kumbaga, yung feel, yung emosyon mo, natitrigger, kumbaga, natitense, yan. Pag nakaramdam ka ng kaba, yung kahit konting kaba lang, yung sikmura mo, kala mo, iba na yung feeling, yung pang, hindi na siya mapakali, kahit anong control mo, hindi mo mapigilan, tapos nagpapalpitate ka na, ganun, tapos medyo parang yung paghinga mo, feeling mo humihinga ka, oo, humihinga ka, pero hindi pumapasok yung parang feeling mo, walang pumapasok na hangin sa baga mo, kasi parang feeling mo na tension na buong organs mo sa loob, dahil nga sa pag-attack, kasi yun na yun, yun yung tinatawag na panic attack, yung hindi mo na magets yung feeling, kahit kontrolin mo siya, hindi mo na siya makontrol, yung ganun. So, yung mga ganun niya dati is, minsan nga natatakot ako kasi sabi niya dati na mamanhid na siya, hindi na siya makagalaw. Tapos minsan, kinuwento niya pa noon na gumano na siya, hintay niya na lang daw bumagsak siya. Eh, wala ako noon. Natatakot ako pag ganun, syempre, hindi ko naman alam. Pero yung pinaka-worst na sitwasyon na nangyari sa kanya is yung nagkaroon siya ng panic attack during sa gabi, pag natutulog siya. Ayun, yung nocturnal daw. So, search nyo na lang. Itatype ko na lang dito kung anong tawag. Yun daw yung parang panic attack na kahit pag nangyayari siya during yung natutulog ka. Kumbaga, nagkukusa siyang aatake. Ganon. Parang unconscious ka. Ganon. Yung sa kanya kasi sumisigaw siya. Yung mga unang nangyari yun, siguro yung sigaw niya parang, kumbaga, parang feeling mo, pag nakita mo siyang ganon, parang binabangungot siya. Ganon. Niisip ko, ay, bangungot lang yun. Sabi, parang pinapakalma-kalma ko lang siya. Siyempre, niisip niya, ganon lang din siya na, baka nga, ano, binabangungot lang siya, ganon. Pero, alam niya sarili niya na, gising, ano siya, parang, nung una, parang alam niya pa eh, na nasigaw siya eh. Kasi pag tinatanong ko siya, alam mo? Oo, kaso parang feeling ko, kasi pag hindi ko sinigaw, parang, mawawalan na ako ng hininga, parang gano'n. Parang yun na lang daw yung sign ng, ay, yung way niya para, ano, magising siya. Parang gano'n. Kasi parang ang feeling niya, ang lalim ng tulog niya. Para siyang tulog. Tulog na tulog, pero yung katawan niya, ayun, parang nasigaw nga siya ng gano'n. Tapos naging lumala pa. Tapos yung, lalo na nung nagbuntis ako, June ba yun? July. Sa mga gano'ng buwan, natakot na talaga ako kasi, ano eh, sa gabi, mga matutulog siya ng mga, basta starting 10 to 4 a.m. yan, mga ganong oras. Siguro, umaabot na ng 3 times, 2 times na gumaganon siya. Natatakot tapos yung sigaw niya talagang, hindi niya kasi alam eh. Kasi yung pag tinatanong ko siya kung alam niya yung time na yon na sumisigaw siya, hindi niya daw alam. So, natatauhan na lang siya nung parang inaalog ko na kasi siya noon eh, ginigising ko na siya. Yun, minsan nga nakakalmot niya na ako, napipiga niya na yung katawan ko, hindi niya alam. Kasi nga naiyak talaga ako, iyak ako ng iyak pag ganun siya. Kasi natatakot ako kasi yung sigaw niya. Parang ano, kumbaga, pag may nakita kang sigaw ng sigaw, takot na takot. Tapos parang feeling niya, iniisip ko paano kung hindi na siya magising, yung parang ganun. Tapos sigaw lang siya ng sigaw. Yun, natatakot ako pag ganun yung feeling. Sabi ko,
Sabi ko, Diyos ko, ano ba to? Iniisip namin, baka mamaya may kanto. Hindi nag-gird eh. Pero, ayun, yung mga panahon na yun, talagang malala pa yung gird niya. Pero, ngayon, yun, awa ng Diyos, medyo okay na kami. Tapos yun, na-discover nga namin si Kipir. So, kikwento ko na sa inyo kung ano yung nakatulong talaga sa amin. Sa lahat ng gamot na tinik niya, sa lahat ng mga nainom namin na gamot simula dati, nung nag-i-start pa lang kami na malaman namin na GERD, may ganun palang sakit, na may GERD palang tinatawag na sakit. Yun, nung naano namin si Kipir, doon na kami nag-concentrate talagang, nung napansin namin na medyo umaaluan-aluan naman, tapos bibihira na siya sumigaw. Yun, nakakatulog. Dati, hindi yan nakakatulog talaga. Ngayon, medyo hirap pa rin siya. Lalo na pag nakakatulog ka ng tanghali. Pero ngayon, okay na nakakatulog na rin naman na siya ng gabi. So, yun lang naman ang importante para sa amin, yung maging maayos. Maayos siya. Kasi ako, kaya ko naman kontrolin yung mga ganun ko. Siya kasi parang talaga, matindi talaga yung atake nun sa kanya. Kasi nagpunta kami ilang beses na sa doktor. Tapos, kung ano-ano ng laboratorio yung nirequest sa kanya. Tapos, yun lang. Normal naman yung dugo niya, yung creatinine. Yung creatinine niya medyo mataas. So, madali lang naman gamutin yung nagamot naman yan. Tapos, ang ano talaga yung sa sikmura, yun lagi yung nire-reseta lang sa kanya, omeprazole. Tapos, meron pang isa eh, na nireseta rin sa kanya. Pero, ganun din. Para rin sa sikmura. Puro ganun lang. Walang improvement. Diba, reresetahan ka, iinumin mo yun within 30 days, within 1 week, mga ganon. After nun, after mo uminom nun, iinumin mo lang siya pag umaatake, pero pagka, ayan na naman, bumabalik at bumabalik pa rin siya. So, parang magastos talaga, ang hirap, talagang iniisip ko nga nun, puro ganito na lang, lagi na lang kami linggo-linggo, nagpapacheck up kami, pumupunta kami sa doktor para lang alamin yung kung may babaguhin ba sa mga gamot niya, mga ganun. So ngayon, Kipir na lang talaga po yung iniinom namin. Yun po yung nakatulong talaga sa amin na naging okay kami. Kaya masasabi ko, GERD free na kami kasi nakakakain na kami ng mga bawal. Yan, alam ko may mga picture kami ng mga pinagkakain namin ng mga bawal na ulam. Ayan, kung meron, ilalagay ko na lang dito. So, ayun. Pero control pa rin kami ngayon na pag kumakain kami ng mga bawal, control pa din. Kasi syempre, huwag mo naman abusuhin uli yung sarili mo porque GERD free ka na, abusuhin mo uli yung sarili mo. So, kailangan pa rin ng disiplina. Walang masama kung kumain tayo ng ganun paminsan-minsan. Wala namang yun. Basta, sa umpisa, habang umiinom kayo ng Kipir, huwag mo nang kakain ng mga bawal, huwag mo natitikim. Hanggat feeling nyo umaatake pa din siya ng mas madalas, huwag po muna. Mag-concentrate po muna kayo sa Kipir. Inumin nyo ng tamang oras, yung sukat, para yung healing crisis is hindi masyado matagal sa katawan nyo. Kasi may nag-chat sa amin, 2 kutsara lang daw siya kada umiinom. So, ang tagal talaga ng healing crisis niya kasi tiki-tiki yung inom. So, kung nanonood ka sis, ayan ah, panoorin mo ng inumin mo ng tama para gumaling ka kagad. So, ayun, okay naman kami for now. Ayan, medyo tumaba-taba naman ako dahil nga buntis. Pero si Maki, ayun, nagiging normal na yung katawan niya. Hindi na malaki yung tiyan niya. Kasi nisip ko, bakit parang ang laki ng tiyan niya? Ayun, kasi malakas pala mag-inom yan dati. Ayan, pala inom yan ng alak. So, iwasan niyo yung alak, guys. Kasi, nakakaano rin ng GERD yan. Nakakalala rin yan ng Kung iniisip niyo yung normal ng hyperacidity yan, gisip na kayo, usong-uso yan ngayon, iwas-iwas muna. Disiplina din sa sarili talaga ang kailangan. Kasi katawan nyo rin naman ang babawian yan pagdating ng araw. Yung nahintayin, malalang-malala na yung hindi na nagagamot. Yung iba pa namin ginawa is, yun nga, always pray yan. Lagi, sinabi ko na rin yan sa nakarang video ko. Netong dumaang pandemic, talagang wala kaming ibang kinapitan, kundi siya lang. Talagang pinaubaya namin lahat sa kanya. Magdasal kayo ng time-time. Kaya natin to. Kami nga, kinaya namin. Kayo pa kaya. Kung nalagpasan namin, kaya nyo ring lagpasan yun. Pero,
siguraduhin nyo lang na tama yung mga nakakain at iniinom nyo. Kasi, syempre, kailangan pa rin talaga, nasa sarili pa rin natin ang unang disiplina. So, hanggang ngayon, kahit, yun nga, kahit GERD free na kami, meron pa rin kami lagi pa rin kami umiinom ng kefir. Kahit mga once a day, mga ganun, twice a day, at least hindi namin kakalimutang uminom. Parang maintenance na namin yon. Kasi, ako, lalo na ako, di ba, pag buntis daw, natural na yung tumaas yung acid. Akala ko noon, hindi ako pwede. Pero, yun, umiinom na din ako ngayon ulit. Kasi, hindi maiwasan eh. Pag buntis daw talaga, natural na yung may acid. Kaso, parang nagkakagird ako. Pero ngayon, nung nagtry ako uminom ulit, awa ng Diyos, okay na ako. Kasi, nakaraan, ang payat-payat ko dahil nga dun. Kasi nga, yun nga, hirap ako huminga dahil nga dun sa acid. So, sa may mga na nakakuha na ng kipir sa amin, yon tuloy-tuloy na sila. Tapos may mga kakilala sila na gumagaling na rin daw sa GERD nila. So, sobrang thank you po sa mga kumukuha po sa amin. Kasi, bukod po sa tumutulong kami sa inyo, natutulungan nyo din naman po kami kahit papano, kahit sa maliit na halaga lang na napupunta sa amin. So, huwag nyo nang gawa ng issue ha. Baka mamaya issue na naman yan. Baka may issue na naman yan. So ayun, abangan nyo guys. Baka sa mga next video ko, marami pa akong gagawing topic, lalo na ngayon na monetize na tayo. So, mas magkakaroon na tayo ng way para mas makatulong sa isa't isa. So, next is yung mga shoutout ko na ha. Hinuli ko na talaga para panoorin nyo. Sabi ko kasi nag-post kasi ako sa Facebook na kung may gusto magpabate, magpa-shoutout dyan, o ayan, nagko-comment na sila, ayan. Una kay Santi Mady Guzman, ayan. Shoutout daw sa inaanak mo kay MP. Ayan, malaki na yan si MP. Ayan, kay Rachel Rigonios. Tapos pa-shoutout po ako, mukha po ah. Sandy Mady Guzman, yan kay Sandy. Tapos, ayan, si Maria Jessa Pedra Verde. Ako, siya daw, tsaka si Baby Mia, ayan. Ori Lee, yan, pa-shoutout daw sa kanya. Tsaka si Monique Cervantes Corsame, pa-shoutout po ako, haha, kaka-birthday ko lang. Oo nga, belated. Oliva Villanueva Disipida. Shoutout po ng Team Ashenda. Hi! Team Ashenda pa lang. May miss ko na pumasok. Nakakamiss na magtrabaho. Kasi hindi pwede, may COVID. So, hello po sa inyo. Pa-shoutout po, Team Ashenda and Team Polaris International. Ay, ma'am, ito na ma'am. Na-shoutout ko na ma'am. Kay Rose Lab, kay Rick Clay Baklay. Luba laman yan. Hirap ng pangalan, ha? Pa-shoutout po. Pa-shoutout daw. Ito, pa-shoutout ako, mate. Yan, sa GERD, GERD group. Si Me Oh My na Kompok. Ayan. Tapos sa YouTube channel ko, yan, may mga nagpapa-shoutout din. Si, unang-una si Marty Video. Yan, first always here, princess, sabi niya. Tapos sunod si Junel D. Guzman. Don't worry po, mabait ka naman at alam namin yun. Laban lang. Continue po. Napapasaya mo po ako. Pa-shoutout po. Thanks. Wow, makapasaya naman sa kanya, no? Ano ko, clown? Charot. So, ayun. Next is kay Clover Hober. Winston here, mate. Ewan ko kung natatandaan mo pa ako. Nag-comment at nag-promote ko pa. At na-promote ko pa YouTube channel mo nakaraan sa Facebook. Hehe, sana ma-shoutout ako next vid. So, meron pa pala. Pa-shoutout kung gano'n ko karupok. Si Maria Teresa Glipo. Marupok ka naman talaga. Okay lang yan. Tapos, sa aking YouTube channel, may nag-comment ulit si Karen Reyes. Shoutout mo ako sa next vlog mo, ha? Ha, ha, ha. Yan, kasi lagi po ako nagsishare ng mga experience ko sa GERD group. Yun, kasi parang aware din sila na meron talagang gumaling. Ayan. So, yun, sila po yung mga nagpa-shoutout. So, sa next video ko, comment kayo ulit kung gusto nyo magpa-shoutout. So, kung may mga katanungan po kayo ulit, don't forget to comment down below. And, yun, tuloy-tuloy lang. Mag-subscribe pa rin po kayo para
dumami pa po tayo, tayong mga member. Sunod naman po is, papalo na din po ng page ko. Ilalagay ko na lang po sa description box. And yun lamang po at maraming salamat.